All right. Good morning. Apa? Yes, Morning kamusta ang po. ano, yeah. Good morning everyone. We have how many? 8,000. Ayan, 8,000 na attendees. Okay. Yes, so good morning po, Sir Arnold, our co-host and co-speaker. Sir Romeo. Co-host natin, co-speaker, kay Sir Charles, Sir Giovanni, kay Ma Maria, and Ma'am Sai, of course, and sa ating ASD, si Sir EJ, Sir Elmer. Yan, magandang morning. Yes, opo. Sir Arnold, no? Yeah, bago po tayo magsimula, allow me to introduce myself. Ako po si Jake Reyes ng International Property Specialist ng Team Floor de Lis. And tayo maghahatid po ng isang presentation which could be an eye-opener para sa ating lahat, no? Na imumula tayo sa pagkakaroon ng investment and then yung ating ano rin, yung ating how we could handle our money. Yung ating financial management. Sir Arnold, matanong kita, ano ba yung kauna-unahang naging investment mo? Ano yung nasubukan mo? Ah, oo. Yes, oo. It's ano. Oo. Oo. Yes, so. Yes, so. Oo. Si Sir Romeo, matanong natin, ano ba yung kauna-unahang investment mo, sir? Yes, so. Ayoko nang magsalta. Sir Arnold, inunahan mo ako eh. Investment, siyempre, bago po ako nag-retire sa Saudi Arabia, last 2020, nakapag-invest naman po ako sa mutual funds, I think tatlo or apat na equity. At yun po, nagamit ko po sa retirement ko. At yun, nakakuha din ako, pati yung anak ko, sa field residences, ano po, na malapit sa airport. Kaya salamat sa Diyos, ano, kahit paano yun, nagkaroon ng kaunting investment. Yun lang po. Thank you, Sir Jake. Thank you, Sir Romeo. Yan, mutual funds yung nasubukan ni Sir Romeo. Si Sir Arnold naman is real estate investment yung sinubukan niya. Which I could say na marami sa atin din yung nagkaroon ng investment. Maaring iban sa atin is wala pa. Marami rin na maybe meron din ilan sa atin na sumubok ng ilang mga investments. Pero marami rin kasing ano no nag ano nag ilang mga investment sa mga scam. Ayan. So at oo, marami mga nag scams. Yes, so kaya if it's too good to be true, o yun na, medyo magdalawang isip na tayo. Na kapag masyadong medyo malaki yung pinapromise sa atin na ano, na profit or rate of returns is oh, teka muna. Doon na tayo medyo ano mag slow down. Yan, kung ano man yung ino-offer nila. Okay, so i-share natin yung ad. Okay, so we will be conducting a financial literacy, by the way, of which we know na tayo mga Pilipinos, we are lagging behind when in terms of financial literacy. At ano, mga ilan-ilan lamang sa atin yung nakakaalam talaga ng on how we could handle our finances. Even our government have done their part. It's inaano na nila, sinasama na nila itong mga financial literacy, awareness, program dun sa mga Filipino overseas workers na alis. Ayan, na bago umalis sa Pilipinas is minumulat nila sa tamang ano pag-handle ng pananalapi and the right of investment of course and how they could save.
Ayan, not only there in the Philippines but here in when they arrive dito sa ano sa destination country nila is nagkakandak na rin ng mga ganitong financial awareness yung ating ilang mga konsulado at embahada. Ayan, kaya tayo ano natutuwa dahil napansin natin na tayo mga Pilipinos is we are lagging behind pagdating do sa pagiging frugal is na anuhan tayo na uunahan tayo ng ano ng ilang mga foreigners na yung ating mga kasamahan ng mga ibang mga ano mga ibang lahi dahil they are very frugal bago nila pakawalan yung pinaghirapan nilang pera is nag-iisip talaga sila ng ano ng ilang beses hindi sila basta-basta nagpapadala sa pagbili ng ano ng ilang mga gadgets. Ayan, titingnan muna nila yung ano nila yung financial standing. Okay, so why Filipinos fail ang ating introduction dahil karamihan sa ating mga Pilipinos when we go back for retirement or babalik na tayo sa ating bansa sa Pilipinas is meron ka ba do sa dibdib natin na we are not yet ready dahil hindi pa ano hindi pa tapos yung ating mga objectives hindi pa natin na-meet and financially is we are hindi pa tayo talaga handa. Ayan, hindi pa tayo dahil hindi nga natin alam yung tamang ano tamang pag-handle ng finances. Okay, so points to consider that tayo mga OFWs by the way, itong OFW overseas Filipino worker is ito yung term that we often use to describe yung mga Filipino migrant workers. Those are Filipino citizens that resides in another country for a limited period of time. Ayan. And ang estimate ng mga OFWs is 2.24 million na nasa abroad as of last year 2022. And the proportion naman, dalawa yan, no? Isang sea-based, isang land-based, 64% they belongs to land-based. While 36% are, ito yung mga sea-based. Those are the seafarers, yung mga nasa, ano, nasa karagatan, nagkatrabaho. Ayan. The largest proportion of OFWs belong to the age group of 30 to 34 years old, followed by those aged 25 to 29 years old. Ayan. So, bakit tayo, ano, bakit tayo makikipagsapalaran? What are the common reasons why Filipinos prefer to work abroad? Unang-una dyan is yung mas malaki yung ating maaaring kitain, higher salary and income. Kaya natin nilisan yung ating bansa. Maaaring yung ilan sa atin is matitriple, madodoble, or ma iba, four times, five times pa yung maaaring nilang kitain kapag ginrab nila yung offer sa ibang bansa. And then yung economic condition then in the Philippines which is nakikita natin is hindi naman na ano hindi naman ganoon ka ano kaganda yung economic condition na sa Pilipinas na mataas yung ating inflation rate. Ayan, so high unemployment rate in the Philippines na hindi garantisado na kapag ikaw ay nakagraduate is you could land a job. And yung ilan sa atin is nakagraduate ng college is hindi pa yung inaasahan natin ng trabahong ano they are also underemployed. Meron din tinatawag na underemployment tsaka unemployment. Ayan, kaya tayo'y sumubok ng mga ibang bansa. And so we will ano no we will discuss itong ating part 1 of which my colleague Sir Arnold Aragub and he is a licensed a registered nurse by the way of which siya nagtrabaho siya sa Saudi Arabia and for 3 years in Saudi Arabia and for 2 decades in the United Kingdom. Ayan, isa po siyang nurse. Sir Arnold.
Yes, opo. Nandyan po si Ma'am Dean. And Maria. Ah, yan, opo. Nandyan po si Ma'am Lynn and Ma'am Maria na mga first-timer. Meron pa po bang ibang first-timer? Ayan. So, dalawa po yung ating first-timer, Ma'am Maria and si Ma'am Lynn. Okay po.
Yan. Okay, thank you very much, Sir Arnold, and very informative, and talagang tayo'y ano, no? Naaaliw do sa manner ng presentation ni Sir Arnold. Maraming salamat po. And now, isa yung ating next speaker na salamat po, Sir Arnold. Na very experienced rin po si Sir Romeo na siya po ay nag-OFW sa bansang Japan and Saudi Arabia. Ayan, and then matagal-tagal na rin po siya dito sa SMDC since pandemic years pa po. Ayan, so let us welcome Sir Romeo, our next speaker for part 3. Sir, pwede po na po kayo mag-share ng screen. Thank you po, Sir Jake. Thank you po. Kita po ba yung ano ko, slide ko? Yes, kita po. Okay, sige po. Thank you, Sir Jake and Sir Arnold. No? Talagang very entertaining pag si Sir Arnold talaga ang nagsasalita. Ma-entertain ka talaga, matatanggal ang pantok. By the way, ako po si Romeo Bonggay po, senior citizen, retired OFW, kompleto na, no? Dual citizen. Yan. Pwede po bang paki-type 1 kung gising pa po yung mga kasama natin dito? Para makita natin kung talagang na andito pa yung mga kasama natin. Pwede po paki-type 1? Hello? Wala yata akong kasama. Ayun, si Sir Dick. Si Ma'am Lynn. Welcome po, Ma'am Lynn. Ma'am Lynn is a second timer from Flor de Lis. Si Ma'am Sai, thank you po. Ma'am Lulu, thank you po sa lahat na nag-respond. Yan, tuloy na po tayo. At na-pressure ko kay Sir Arnold dahil parang 10 minutes lang yata natira sa akin, Sir Arnold. Yan. Yan. Nawa po ay meron po tayong mga matutunghayan ng mga dagdag kaalaman, no? Especially po sa ating po mga bagong kasamahan. No? Welcome po muli. At time check dito po sa Pilipinas ay 11:26 na po dito sa aking laptop. Okay, paano ba tayo kikita dito po sa real estate investments? No? So napakaganda po. Uy, si Ma'am Maria may nagguhit. Yan. Yan. Ito po, no? Yearly capital gains, alam naman po natin ano, pagka po real estate property, especially po tong SMDC ano po natin, no, real estate properties ay kada taon po yan, annually talagang tumataas po ang value ng ating po property. And then next is flipping or buy and sell strategy, yung po yung tinatawag natin ng pasalo, ano po, lalo na kung kayo po ay bulk buyers, yung pong mga namimili katulad po ng mga Chinese, no, na kung saan po sila ay namimili ng maraming units, ano po, sa isang project, SMDC project, at short term, kumbaga, bago i-turn over yung unit or bago mag-bank loan, ay binebenta po agad nila, no, para yung nga po, no, kumita agad, ano, as soon as possible, ano, yun po ang kagandahan pagka po bulk buyers. Kahit po tayo, mga OFW, mga kasama, pwede rin po tayong bumili 2 to 3, no, depende po sa ating kapasidad na makabili ng investment, no, especially itong condotel, para pag-retire po natin ay meron na po tayong preparasyon, no, hindi na po tayo mahihirapan, no, tatanggap na lang po tayo ng tinatawag natin passive income, ano po yung ating retirement program. And then last is rental income. Ito pinaka the best, ano po, kumbaga meron tayong investment, annual capital gains, yung ating appreciation ng ating property plus yung rental income. And then and the best po, yung meron pa tayong real estate sales commission dito po sa ating business. Okay po? Okay, so ito po yung estado, no, ng ating real estate dito sa Pilipinas. So kung nyo pong mapapansin po, yan. Yan po, naka, ano talaga, no? Naka, tawag dito, naka-highlight talaga, pulang-pula, no? Yan po, no? Kung inyo po papansinin sa Hong Kong, ano po, yan, no? Yung kanyang price per square meter is $28,570 at ang kanyang gross rental yield ay only 2.35%, no? Napakataas ng price per square meter, no? Pero napakababa ng kikitain, ano po, at mataas din naman yung kanyang rental income tax, ano po,
Pero tingnan natin yung Malaysia, ganun din po, no? Maliit na yung kanyang gross rental yield, pero ang taas po ng kanyang rental income tax, ano po. And then Indonesia, yun, napakataas naman ng kanya, I mean, maliit yung kanyang rental yield, ano po, yung kanyang gross rental yield, pero yung kanyang rental income tax napakataas. Kumpara po, dito po sa ating bansa, ayan po, 3,952 yung kanyang price per square meter, very affordable po. At ang kanyang gross rental yield, maganda po, no? 6.13%, no? At yung pong binanggit po kanina ni Sir Arnold, no? Kung mataas pa rito yung inflation, di po ba? Eh talaga ng mga tatalunin yung ating investment. So dapat po talagang piliin po natin yung ating kumbaga kung saan po tayo dapat mag-invest, ano po, na na-discuss na rin po ni ano yan, Brother Arnold, yung mga diversified portfolio, ano po. And then yung rental income tax na, ano, napakababa, 4.06%. Kaya po, napakaganda po mag-invest dito po sa Pilipinas, ano, kahit na mataas ang inflation, ganoon din po, ano, tumataas din po yung ating real estate property. Sabi nga rito, with at least 8 to 12% of very, ano po ba ito, no? Very safety, you know, very safe yung ano nito, yung itong investment na ito, pero high profit, no, 8 to 12% yearly appreciation as a conservative or lowest scenario. Yung best scenario po ay 15 to 25%, napakataas po, no. Kaya the best po talaga ng investment ang real estate, no. Sabi nga eh, God stop creating land, no, pero God is no, kaya continuously creating babies. Kaya ang maganda, no, yung demand po ng real estate ay pataas po ng pataas. Kaya nothing to worry po sa ating pong business. Okay, so ito po yung sample ng capital gains computation po. At pwede nyo rin pong screenshot ito later on. Sabi nga ni Sir Arnold, pwede po tayong magtanong later on. Kung meron po kayong dinaunawaan, pwede po nyo pong screenshot. Pwede po kayong maglista ng inyo pong katanungan later on. Okay, ito po yung sample total list price. Ayan po yung mga terminology. Tandaan po natin yan. TLP means total list price. No? Wala pa po din yung other charges at saka yung VAT. Ano po? Lalo na kung VATable. Ano po? Pero meron din naman po tayong, lalo na pag newly launched project, meron po tayong tinatawag na non-VAT units. Ano po? Yan. Kung 10% yung interest, ano po? No? Yung kikitain natin kada taon ng ating condo unit, ayan po, first year, kumita na po ng 500,000. Naging 5.5 million na po from original price of 5 million. And on the second year, naging 6.05 million. And on the third year, naging 6.655 million. On the fourth year, naging 7.32 million. And on the fifth year, ay naging 8.052 million. Ayan. Yan, bakit yung iba ay ano, nawala yung picture ay yung kanilang tawag dito, picture at saka yung kanilang video. Okay. Ayan po, so grand total of 8.052 million pesos. So ibig sabihin po, no, ay yan po ang resale profit po natin ay 3.052. So yun po kagandahan, no. Kahit po pwede tayong mag-flipping ay talaga naman pong kikita po talaga. Dahil kita-kita naman po ito, kumbaga sa banko po, meron po tayong tinatawag na compound interest. Kada taon po yan ay tumataas. Kahit na may pandemic po, ang kagandahan po sa ating produkto, dito pong SMDC Condotel ay pataas ng pataas po yung kanyang ano, no? Tinatawag natin increasing yung trending po ng kanyang value, no? Ng ating investment. Okay. So ito naman po yung comparison, ano, unit price comparison from 2015 against 2022. Ito po makita po natin dito po sa ano to, Shore Residences, ano po, yan pong Shore Residences, andyan po yan sa Mall of Asia area, ano po. So from 2015, from 2.6 million pesos, ano po, and then up to October 2022 ay naging 6.8 million pesos na po, no. So ayan po, talagang napakaganda, no? Iyan lang yan, 6.8, no? To 2.6, napakalaking difference po niyan. I think about ano po ito, about 4 million pesos, no?
yung kinita, no? If I'm not mistaken, ano po? Yung ating investment, napakaganda po, no? So sabi po ito, total of 161% price increase or 23% yearly increase, no? Napakaganda po yan, 23% yearly increase. Yan po ang maganda sa ating pong condominium investment. Okay, so ito na nga po yung sinasabi ko nga kanina na flipping or pasalo or buy and sell strategy or trading po, no? So ito po yung mga factors na dapat natin consider po. Ito po, market value and demand. Siyempre po, dapat alam natin yung market value, no? Or pa assess value, present value. At yung pong demand, no? Siyempre po, kakaibat niya pag sinabing demand ay andyan po yung inventory and availability. Siyempre po, kung kukunti na lang po yung available na units, no? Mga ilang nilang na yung available units, mas maganda po ang demand, no? Pagdating po sa pasalo. Okay po? At siyempre, pag tayo nag-cash out, naglabas tayo ng pera doon sa ating spread down payment, kung gusto nating ibenta in case of emergency, po, kung ayaw na nating mag-loan sa banko, pwede rin po yan, no? Kailangan po tayo magpatong, eh, mark up price plus yung ating pong cash out para naman po tayo ay kumita. So basically, yun po yung example po ng flipping. Ano po? Siyempre po, pag although we don't encourage itong flipping, maganda lang po yan pagka po tayo ay maraming nabiling units for short term, maganda po yan, no? Katulad ng mga bulk buyers. Pero kung isa lang yung unit, mas much better po yung long term na kung saan ay yung pong rental business, yung ating pong target para po tayo magkaroon ng tinatawag natin retirement program, no? Napakaganda po talaga nitong ano natin, hindi lang yung passive income. Kahit tayo po ay nasa bakasyon, no? Kahit sa man lugar tayo ay darating po yung ano, no? Yung cash flow natin na tuloy-tuloy, ano po. Okay. Ito po isang example ng flipping. Okay, strategy. Ayan po, bulk buyers, ito po yung namimili ng maraming units. Example, short to residences, ang kanya pong old price is 2.6 million and then yung present price niya ay naging 6.8 million peso. Kung gusto po natin ibenta yan, for example, ang monthly down payment po natin ay 48 months, ano po, it is approximately 8,000 pesos only. So ito po ay example lang po, no? Normally po, meron po tayong mga affordable na newly launched projects, medyo ano pa po, mura-mura pa po, no? At i-take advantage po natin, no? Especially po do sa ating pong mga kasama na wala pa pong investment sa condominium, ano po, dito sa SMDC, take advantage po natin habang very affordable pa po ang ating mga presyo. Kasi po, na just like last June, mga 15,000 lang po yung mga medium-rise building, ngayon naging 20,000 pesos. Even yung mga terms of payment po, naging from 10%, naging 15 to 20%. Ibig sabihin po, tumataas po yung ating monthly equity or down payment po, no? Of course, siyempre habang umiiksi yung terms of payment, lalaki po yung ating down payment, no po? Yan. So yan po, example, 1 year before turnover date, pwede na po nating ibenta yung ating unit. So kung kayo po ay nag-cash out ng 313,000 installment po yan, na inyong pong binayaran yung monthly down payment, and then yung current price is 6.8 million pesos and the demand is high, sabi po dyan, you can bid your unit, pwede na pong ibenta. So example po, 313,000 plus yung inyong pong ipinatong na markup price of 300,000 pesos. So kung kayo po ay bumili ng limang unit, multiplied by 300,000 is equal to 1.5 million pesos po na tumataginting. Ano po? Yan pong kagandahan. Kumbaga, short term po yan, pero dapat po marami po tayong units. Ano po? Para naman na talagang malaki yung ating pong pakinabang. Okay, so ito po yung mga flipping or buy and sell strategy or yung pong ating business model 1 and 2. So ito po yung model 1. Yan po, mag-invest po kayo by bulk. Yan po, bulk. Ibig sabihin ng bulk, maramihan. Ano po? Pre-selling condominium, pwede pong dalawa, tatlong units o kahit lima, depende po sa inyo. And wait up to 3 to 5 years. Ano po? And then for value appreciation, para tumaas po yung value ng ating pong property. And then i-resell. Ano po? Pwede pong ibenta. Okay, sabi po ito, resell the bulk of condominium units on the third or fifth year based on the appreciated value. Yan.
Sabi nga ni Sir Arnold, appreciated value. Okay, business model number two. Ay, ayan po, ganoon din po, invest, ano po, no, for 5 week, wait for 5 years for value appreciation. And then, paupahan nyo po, ano, upon turnover, yan ang maganda po, no, pagka po yung long term na sinasabi natin, pagka po na i-turnover ng unit natin, after mabayaran yung ating down payment, ay pwede na po natin yung paupahan ng 5 taon, and then ibenta nyo ulit, ano, benta nyo po ulit, ano, and then resell the bulk of condo units on the 10th year. Yan po, no? From 5 to 10 years ay talaga pong napakataas po ng value ng ating investment. Okay po? All right. So ayan po, real estate investment cycle, parang si ano po, no? Si Kuya Arnold, no? Parang ano, announcer, no? Sir Arnold. Yan pa po ba kayo, Sir Arnold? Apo, parang si ano to, si Arnold Clavio yata ito, eh, nasa litrato, ano po, Sir Arnold. Ito po, no, from 5 to 10 years, ayun po, invest, lease, paupahan, ibenta, and then para po tayo kumita. And then, another 5 to 10 years, ganoon din po, reinvest, lease, resell, and then earn. So, parang inulit lang po, no, yung cycle, ano po. Yan, so yan po yung ideal for retirement income. So, napakaganda po, no, talagang napakaraming diskarte strategy ang pwede po natin gawin dito po sa ating investment for financial growth and comfortable lifestyle. Eh, na masarap po, ano, pagdating natin sa Pilipinas, pag tayo po ay nagpahinga na, o hindi po to RIP, ito po ay, ano po to, RIC, real estate na investment cycle po ito, no? Hindi po to RIP, hindi po to. Pag tayo po ay nag-retire na, ano po, ano, na tayo po ay nag-exit na coming from abroad, ay tayo po ay ma-enjoy na po natin yung ating mga luxury needs, yung ating pong pamilya, no, medyo makakarelax na po. Napakahirap po umuwi ng Pilipinas ng walang naipon kundi resibo sa abroad, no. Napakasakit po niyan, na talagang puro stress ang inyong aabutin, ano po. At mahirap pag na-stress tayo, at lalo na yung asawa natin, yung hinanapan tayo, no, baka sabihin ni umuwi ka pa, no? Sakit doon, no? Again, ito po yung cash flow through rental business. Ito po yung magandang balita. Good news, ano po? Good guys. Okay. Yan. Ito na po yung tinatawag natin ng SMDC Prime Key. Sila po ang bahala na maghanap ng ating tenants, no? To enrich our living experiences and allow our investors to further enrich their lives, you know? So talagang ano po, no? Sila yung ating tinatawag na, ito po yung tinatawag na SMDC Good Stays, no? From Prime Key naging SMDC Good Stays na po, no? Sila po ang magpo-provide ng experience, a hassle-free way to turn your investment into a profitable source of income. Ano po, yan. We are in good hands, no? Yan ang maganda, no? Sa SMDC. Okay. So, ito po yung tinatawag naman natin ng mga no, long-term and daily lease and tenancy management. Ayan po. Pwede niyo po yung screenshot. Ano po? Ayan. Pag sinabing long-term, ano, common sense naman po, no? Pag matagalan yan, ano po? Pwede niya na 1 year, 3 years, 5 years, ano po? Ayan. So, ayan. Sila bahala magpahanap ng tenant, contract preparation, documentation assistance, move-in and move-out assistance, ano? Parang ano po yan? Hotel, mayroong receptionist, no? Na kung saan sila po bahala, ano po, sa inyo pong tenant as a unit owner. Sila po bahalang mag liaison between the tenant and owner, ano po? So you're in good hands with Prime Key, no? Okay, daily lease, ito po yung pang-araw-araw. Ito po napakaganda po to, dahil ito po yung arawan, ano? Ano, kumbaga po per day or per night, yan po. Sila bahala guest booking, no? Guest check-in and check-out services and housekeeping, yan po. And then kasama na rin po ito yung tenancy management. Keep safekeeping later on sa mga succeeding slide. I-discuss po natin yan. Unit upkeep, repairs, and maintenance. And then payment assistance po ng utilities, realty property tax, condominium dues, and insurance. Ayan po. Ayan po ang trabaho ng Prime Key. Okay. So ito naman po yung mga home sample packages. Po. Usually po, pag turnover ng ating unit, ay bare pa po, no? Wala pa po mga furnitures, appliances, ano po, ayan. So, ano po yan, dapat po maunawa natin ito, ma-highlight po natin sa ating mga clients, ano, or
prospective prospect ano natin ano buyer no. Hindi common at ba nagbabayad na tayo ng ano ng ating down payment. Siyempre po kailangan din po nating i-dress up yung unit natin para siyempre po very mag ano po maging very attractive sa ating po mga tenants ano po. Ito po yung package 1.1, andiyan po yung mga furniture ano po. Andiyan kumpleto naman po 'yan no. And then package 1.2 ganoon din po no. You can ask your ano no, your leaders if you want to have a copy para kung either you screenshot or ano po no. Para later on kayo na po ang magtuturo dito no. Para katulad ko po senior citizen eh dapat ma-delegate na sa ating mga kasamang malalakas at matatapang ano at talagang ano very energetic and enthusiastic para matuto at magturo later on ano po. Okay. So ito po yung mga very affordable package price na po pagdating po sa long term lease basic and long term lease premium. Yan po, meron din pong daily lease enrollment package and homeowners package. Again, hindi ko na po masyadong i-detail yan. Andiyan naman po, no? Very clear naman po yung nakasulat dyan no? In terms of services. O, oh, ayan po, tignan po natin no? Yung long-term lease basic enrollment package. 1,500 annual po ito. No? Take note, no? Kada taon. So, hindi na po natin po problema. Very ano na po ito, negligible. Ano? Yung ating pong magagastos. And then yung long-term lease premium ay 8,000 pesos. No? Andyan, very, ano po ito, no? Talagang comprehensive po no yung coverage po ng long-term lease premium and then daily lease yan no 10,000 pesos of course syempre mas maganda ang kitaan sa daily lease no kung yun ay per day per night it's maybe ranging from 2,000 to 5,000 pesos per day marapat lang po na mas mataas po ng konti ang presyo pero kita niyo naman po no very affordable sa isang taon po yan ano annual po yan and then yung homeowners package andun din po yan no kita naman po natin yung mga nilalaman ng mga package. Again, pwede po kayo mag-request sa inyo pong leaders, yung mga nag-invite po sa inyo nitong presentation. At yan po, ang package price ay only 7,300. Bali, wala po yan kung tayo po ay kumikita na sa ating pong rental business. So, enrollment requirement, yan po, signed, ano, pirmahan lang po yung service agreement, copy of deed of sale, unit acceptance form, yan, mahalaga po yan. Notarized SPA, yan, no, special power of attorney, valid government issued IDs, proof of enrollment payment, latest property statement of account and latest electric bills, ano po yung statement of account ng ating electric bills. Ano, simple lang po yung proseso. Step 1, submission of forms and requirements and then submission of notarized agreement po. And then step 2, key turnover, yan po. And then yung unit inspection and evaluation, meron po tayong acceptance form na po. So napaka-importante po niya, bago po natin i-accept yung ating unit ay dapat eh, kung meron pong mga problema, bago turnover ay eh, dapat po i-reklamo agad no, sa ating dyan po sa prime key po para po sa proper acceptance ng ating unit. Okay po. And then last step 3 is enrollment confirmation. Yan po. And then immediately, pwede na po nating paupahan yung ating unit, especially kung yan po ay naka-fully dress up na po. Ano? Pag sinabing dress up, ay may furnitures na po at appliances. Okay po. At ito naman po yung mga ano, ano? Prime key repairs, maintenance, and home improvement services. Ayan po. Ano? Ayan po. Andyan din po. Ano? Kitang-kita po natin sa screen yung mga coverage ng kanilang services. Very comprehensive. At very affordable din po ano? Siyempre po ay kumbaga po sa makina ng sasakyan, meron din po tayong maintenance para po maalagaan yung ating unit at tumagal po yung ating investment no. The more na maalagaan ng suyan katulad ng makina ng sasakyan, yung tamang maintenance ay tunay nga po na maganda, gaganda lalo yung ating pong investment no and then pwede rin po nating i-upgrade no pagka medyo katagalan na po yung ating unit pwedeng i-upgrade para i-upgrade din yung ating monthly rental no po yan or daily rental okay po all right so ito po yung kanyang landline ayan po kitang-kita po sa ating screen and then yung mobile number at yung pong email okay po okay
Tagal-tagal pa yata yung aking presentation. Okay, short-term lease. Ito po yung ating tinatawag na short-term lease. Ay yung ating pong monthly projected income. Ayan po, take note ha. Pwede nyo pong screenshot iyan. At maglista lang po kayo kung sakali may tanong po kayo later on. Yan po sa Las Piñas, which means ano po yan, most probably south residences or south two residences or kaya naman twin residences. Yan po sa Las Piñas po yan. Yan, one bedroom unit, example po, 2,000 pesos per day just to manage our expectations. Ano po? Importante po yan para maipaliwanag po natin ng maliwanag sa ating pong mga kliyente. Okay po? So, ayan po, worst scenario, conservative. Ano po? Let's say 23 days times 2,000 pesos is 46,000. At yung pong best scenario, for 30 days, no? Okay naman po, eh, no? Mas maganda na rin po yung at least 23 days, no? Dahil mahirap naman para medyo may konting pahinga yung ating unit, no? Patulad din po yun ng isang farm. So, dapat meron din pong konting pahinga yan, no? Pero, siyempre, kung sinuswerte ka, yan, 30 days, ay posible po na maging 60,000 pesos po. Okay, so in 5 to 10 years, posible po, siyempre po, nag-appreciate po yung value natin, yung ating rental income, siyempre tumataas. Kung ang kinikita po ay 4,000 times 30 days, baba, 120,000 po yan at tumataginting, ano, sa isang unit lang po yan, mga kabadger, mga kasama, ano po. So, baba, kumita ka lang ng at least 50,000 pesos na gross or I mean net income, no? Hindi na po masama, pero how much more kung 120,000. So iyon po ang kagandahan ng ating pong tawag dito, yung ating pong business, ano po, ito po ang ating produkto, no? Mainly ito po ay for rental business, no? Kumbaga secondary lang po yung family use or personal use, no? So napakaganda po ito pang negosyo, no? Okay. So ito naman po yung mga sample testimonials. Makikita po natin iyan sa mga testimony, I mean, sa mga booking platform yan. Katulad ko po yan sa Field Residences, even yung aking daughter na nasa Amerika, dito po kami kumuha. Yan po, no? 3,388. Meron po tayong mga available units, if I'm not mistaken po, sa Field Residences. Located po yan dyan sa Paranaque. Ano po? Yan. Yan. Makikita naman po yan sa ating mga, ano, no? Sa ating mga tawag dito, sa mga sales portal natin, sa mga leaders natin, bibigyan po kayo ng mga project sales kit, brochures, SMDC. Kung meron po tayong access, bibigyan po tayo later o pag tayo pinakabenta ng mga units, bibigyan na po tayo ng access, ano po, sa mga training materials natin, sa ating group chat. So marami po tayong mapagkukuhanan sa even sa mga booking platforms, ano po, ayan po, no? Ayan, grass residences sa QC. Yan, makita mo yan. Per night, 3 nights, 4 nights. Again, yan po, no? Kita po natin, no? Pag na-dress up na po yung unit natin, yan po, may south residences. So, yan po, no? Meron pong 3,500 pesos per night, no? Makikita mo niyo po yan. Kahit i-Google niyo po yan, no? Okay. Okay, so, yan po. Papasok na po tayo sa part 4, no? Kumbaga po sa basketball ay hindi pa po ito last quarter, no? Eh papasok pa po si Sir Jake, no? Yung pinaka main event natin. Part 4 po tayo. Okay, I hope paki-type type 2 nga po. Kung nandiyan pa po kayo, type 2 please. Yon. Yon, wala pa akong nakikita. Type 2. Ayan, si Sir Jake ulit. Sir Jake lang po ba na nandito? Hello, thank you, Ma'am Lulu. Siguro si Ma'am Lulu, may-ari ng Lulu Supermarket. Oh, dalawa pa, no? 2:29 pa. Grabe, no? Talagang umaapaw. Thank you po, Ma'am Lynn. Yan. Thank you po. Yan. Thank you. Part 4. Okay, so malapit na po tayo. Yan. Konti na lang ang oras. Ha? Salamat po sa inyong ano, pakikinig. Yan. Good news, ha, guys. No spot down payment. Pag sinabing no spot down payment po, ay hindi po tayo maglalabas ng napakalaking pera para lang po maka pag-invest dito po sa ating SMDC Condotel. Ayan. Ayan po, no? Ayan po yung total amount payable. Ito po, kumbaga, included na po rito yung mga VAT and other charges. Ito po, ayan. Example po, 4.657 million, no? Twin residences. Ang down payment po, ayan po, dati 10% lang, no? Kaya po, i-take advantage na po habang, ano, at 20% pala ito, baka later on, maging 30% na ito next month. Ako po. Kaya't ayan, palapit na naman po yung ating sales cut off this month. Ako po, no?
At kada buwan ay nagbabago po yung ano, yung ating inter-office memo. Yan po, payable in 68 months, down payment 20%. Yan pong ano, ibabawas yung ating 20,000. Dati po, 15,000 lang po yung reservation fee dyan sa twin residences. Ano po? Yan, ngayon naging 20, no? Just to lock in the price. Ibig sabihin po ng lock in ay talaga pong, kumbaga, ipaghinold po yun ng ating kasamahan sa portal, ay hindi na po maapektuhan ng price increase. Ano po? Nakafix na po yun, whatever yung tamang computation na naibigay po natin sa ating kliyente. So, as an example, yan po, ang monthly equity is 13,403 pesos. So, mura-mura po. In fact, before, I think if I'm not mistaken, last June, nasa around 8,000 plus lang po. No? Ang one bedroom ngayon ay almost double na po. Ano yan? 13,000 na. Eh, imagine, no? Eh, in the coming months, ano? Eh, talaga po, ano? Siyempre, habang patapos din yung, ano, yung project, yung mga building, ay tumataas po yan lahat. Monthly equity, monthly amortization ng sa banko, down payment, ayan po, no? So take advantage po natin, ano? Grab na po natin itong mga ganitong mga opportunity. Ito po yung SL, sometimes we call it SLA or self liquidating asset, or ito pong self liquidating strategy. Ito po yung pinaka dapat na maging main strength natin, ano? Mag-focus po tayo rito na maipaliwanag maigi, no po. Ano ibig sabihin ng self liquidating? Ibig sabihin po 'yan ay yung pong hindi na po natin po problemahin yung pagbayad natin sa bangko. Siyempre po, we are using ano other people's money. Ito po yung using other people's money, like sa bank loan, bank financing. Yun na po ang magbabayad sa ating pong bank financing or bank loan, yung ating pong investment, no? Yung pong let's say 8 at I mean yung 20% na ating cash out, yun po yung sa ating monthly equity. Yun lang po yung ating puhunan, ano? Kung 20% or 50%, yun lang po yung ating ilalabas na pera. The rest, kung yan yung 90% or I mean 85% or 80%, ay yun po yung ating hihiramin sa banko. So hindi na po natin poproblemahan yung ating to worry, kasi po ay makukuha na po natin sa ating pong rental business, at yung sobra naman sa ating rental income will be our retirement program. Ano po? So napakaganda. Kahit na sa abroad na po tayo, ay bahala po ang SMDC Prime Key para magpaupa ng ating unit. So as an example, sa twin residences again, total contract price ano ay 4.657 million. Ang nilabas po ng pera ng ating kliyente, no, ay 20% only, which is 931 pesos. Pero installment po yan. Ano? Take note po, 20% na yan ay installment po. Katulad ng pinakita ko kanya, ano? Around, ano, how much yun? Around 13,000, ano? If I'm not mistaken, monthly po yan. So, hindi po tayo mabibigla. Unti-unti lang po yan. Habang pre-selling or under construction po yung ating project. Ano po? Yan. So, the remaining 80%, no? Sabi niya, can self-liquidate. Yung ating investment, yung ating condominium na po ang magbabayad sa ating pong rental business. Po, ano? So, napakaliwanag, no? Klarong-klaro po. Yung 80% lang po yung hindi na po natin po problemahin yan, no? Ang banko na po ang ano yan, ang talagang ang magbabayad niya, yung condominium na po natin, no? So, hindi na natin po problemahin yung bank loan. Okay po? So, ito naman po yung self-liquidating strategy. Ayan po yung example, ano? Ayan po. At yun po, for example, 80% po yung remaining balance, no, through our accredited banks from 67%. Ayan po, yung pong BDO and China Bank, yan po ay pag-aari ng SM Investments Corporation, no, SMIC, no. Yan po ang pag-aari ng Henry C. Family, plus ayan po yung PNB Security Bank and other accredited banks na later on discuss po ni Sir Jake, you know. 6 to 7%, no. Yan po, napaka ano po, no, affordable po yung interest rate. So yan po, 25 years, ano po. Kung ang ating pong monthly amortization is 24,000 at yung ating pong kinita ay about 46,000, kung ibabawas po natin yan, 46 minus 24K is 22,000 pesos. Iyan po yung kikita natin kung tayo po ay nag-loan sa 25 years. Ano po? Okay, and then 20 years naman, ayan po, 46,000, siyempre po, constant yan, ano? Yung pong ating tawag dito, yung rental income natin, minus 26,500, yun po yung ating monthly amortization sa banko,
ang matitira po ay 19,500 pesos. Ano po? Okay, so for 15 years, ito po maganda, no? 15 years, usually po, ano? Sa bank loan, maganda po yung 15 years para naman po, ano, no? Kung tignan po, 46,000 minus 31,500 is equal to 14,500. So, hindi na po masama, ano? Ma'am Len, Ma'am Maria, kung kayo po yung nakikinig, ito po, magandang pension na po yan. Katulad ko po, 7,000 lang po ang aking monthly na SSS pension. Ito, doble, no? 14,500. So, hindi na po masama. So, how much more kung meron kayong tatlong unit, no? So, about, ano, almost 45,000 yung inyong pong passive income na tatanggapin kung meron kayong tatlong unit na ganito ang inyong kikitain samantalang nang hiram lang kayo, no? Ng pera sa bangko. Yan ang kagandaan. Ano po? Habang tayo po ay merong disposable income, ay pwede po natin i-sacrifice for our future, for our family. Ano po? Okay. So, yung 10 years naman, 46,000 minus 41,000 is net is 5,000 pesos. So, hindi na rin po masama, no? Kung gusto niyo po na 10 years lang, no? So, depende po yan sa inyong kapasidad na magbayad ng tawag ito ng ating pong monthly amortization sa bank financing. And then pag 5 years na po yung inyong pinili, ay napakataas na po ng monthly amortization, no? Yan, 46 minus 72,000 is negative 26,000. Ayan, talong-talo po tayo dyan, no? Hindi na po tayo kikita dyan unless na superyaman ka. Okay po, I hope klaro po yung akin pong na-i-discuss sa inyo. Okay. Okay, medyo mahaba-haba pa yata ako. Essence of self-liquidating strategy, ano? Ayan po, again, another example of twin residences, 4.657 million. The client actually avail the unit for only 20%, ano? Yun lang po yung ating initial investment, 20%. Plus, of course, siyempre po, dapat po i-dress up po natin yung ating unit, ano po? Kaya tinawag ko po yung initial investment. 20% lang po. Siyempre po, dapat po pag-ipunan po natin yung ating pang-dress up. Sabi ko nga kanina, about 150, 200,000 para po sa ating mga furnitures and appliances, ano po, para mapaupahan po ng maganda ng prime key. Okay, the rest of the amount is self-liquidating na po. No? It will be paid by itself. Ano? Hindi na po natin po problemahin yung 80%. Okay po, I hope hindi po ako makulit. Ano po? Yan po, nililinaw ko lang po maigi. Alright, so ito po yung kagandahan dito po sa ating ano, making money in real estate, no, as an entrepreneur and investor. So hindi lang po tayo dapat na maging real estate salesperson, dapat po maging investor din tayo. Kung wala pa po tayong investment sa condominium, ay mag-grab na po natin habang mura pa po, ano, very affordable pa po yung ating mga monthly equity. Po, take advantage po natin. So most of our buyers, clients are pursuing real estate broker salesperson. Kaya katulad po ng ating mga kasama na OFW, no, nagmo-multitasking sila, no, meron silang tawag dito active income from their active work at magkakaroon po sila ng passive income, no, from engaging in this profession, ano po. So pwede po tayong part-time dito. Pwede rin pong full-time kung kayo po ay wala ng work katulad ko po. Ako po ay retired na nasa Pilipinas. Ito po ang aking libangan dito po sa SNDC. Ano po? So napakaganda. Wala po tayong age limit dito. Okay po? Tingnan niyo po si Sir Arnold. Batang-bata pa po, no? Talagang napakatyaga po niyan. Ayan eh, multitasking, no? Sir Arnold, no? Batang-bata pa. Okay, the objective of the group is to make our property investment free. Ito po maganda sa ating business. Possibly po na maging libre yung ating pong property through receiving our sales commission. Ano po? Yan ang maganda dyan. Napaka maraming benepisyo. Ano? Magiging libre yung ating investment. Meron tayong extra income monthly at habang buhay pa po yan. Perpetual ownership. Yung pong capital appreciation. Kada taon tumataas po yan at least 10%. So napakaganda po. No? And then the ultimate benefit and advantage is letting our money work for us. Not the other way around. No? Ibig sabihin, yung ating ginagawa ngayon is nagtatrabaho tayo para kumita ng pera. Pero ito, kabaligtaran na. Yung pong pera na natin ang nagtatrabaho para sa atin. No? Okay, and then accomplishing our goals
through business and investments and not from our savings and salary. So hindi na po magagalaw yung ating active income. Okay po? So napakaganda po, including yung pag ma-enjoy po natin yan, pag-retire po natin yung ating po mga pinaghihirapan at pinagtsatsagaan ngayong tayo po ay nandito sa ganitong business. So another example, kung ang ating investment ay 4 million pesos, no, yung worth ng property, ang idadown nyo lang po ay 15%, which is equal to 600,000 pesos. Ayan po, oh. Yun po yung ating cash out, no po, or down payment. So your commission, example lang po, no, ay 2%, no? Depende po yan sa inyong leader, no po. Ito po, example lang po, so just to simplify our computation, ano po. Okay, kung nakabenta ka ng 6 na unit, worth 5 million each, no, kung about unit ay 5 million times 6 is 30 million pesos, ano po. So your total commission is 600,000. Ano po, no? 30 million times 2% is 600,000. Yan po ay 6 na unit. So possibly po, makabenta kayo ng 6 na unit sa isang buwan, no? O kahit na 4 na unit lang, no? Sa isang buwan, ibig sabihin, every week, mayroon kayong benta na ganyan po. Let's say 5 million weekly. Ayan, maganda-ganda rin po. So ito, kung naka-6 na benta kayo, 6 na unit sa isang buwan, ayan po, kikita po kayo ng 600,000. So, hindi nyo na po problemahin yung inyo pong initial investment. Ito pong 600,000 kasi po, kikita nyo na po sa inyo pong commission. Ano po? So, in, of course, since installment po yung ating mga binabayad ng ating buyer, ganoon din po yung ating pong commission ay naiipon din po. Kaya dapat po ay masipag po, matyaga po tayo rito para naiipon po yung ating commission para later on, no, ay tuloy-tuloy po yung cash flow natin coming from our sales commission at magiging libre pa yung ating unit. So ang end result, your 15% down payment will be fully paid through our commission. So yan po, no? Klarong-klaro po yan. Okay, so yan po. Sir Jake, nandiyan pa po kayo. Salamat po sa pakikinig. At nawa po, eh, mayroon po tayong natutunan. Stop share na po ako, Sir Jake. Yes, apo. Salamat po Sir Romeo at napakalinaw ng pagka-explika ni Sir Romeo. And minulat na ni Sir Romeo na pwede tayong mag-multitasking career dito. Na kung sakaling mag-decide tayo na mag-invest is yung ibabayad natin sa investment na kukunin natin at nung ating mga clients is magmumula doon sa kikitain nila as commission dito sa SMDC. Yan, so napakagandang offer. And now is, yeah, nag-share screen po ako. And is nasa part 5 na po tayo, na which is the last part nitong ating presentation. So we will be discussing more on the company. Ayan, ano ba yung ano ba tong ating kumpanya? Ayan, so lahat naman is kapag nakita itong brand na to, itong logo na to, is halos mga bata is kilala dahil naka-attach na ito doon sa ating pamumuhay na kapag tayo mamamasyal, family day, ayan, bonding is nagtutungo tayo sa SM. Ayan, so SMDC is from the world of SM. So SM is very dynamic. Ayan, so SM ang SM po is meron tayong tinatawag na SM Prime Holdings, which is an umbrella company na they are into they have engaged themselves in mall development and operations, and they have dominated it. They are among the fastest growing property developer and one of the fast emerging players in commercial resorts, hotel, and entertainment development. So hindi lamang limited na sa mall lamang ang SM. Marami na rin itong kumbaga diversified na yung businesses ng SM. Ayan, so pagdating sa retail is kilala na natin itong SM Department Store. Ayan, na kung saan is located dito doon sa mga SM malls. Ayan, sa pagdating naman sa banking is pag-aari din nila yung number one na largest bank in the Philippines in the form of Banco de Oro, yung BDO. Ayan, so pagdating naman sa properties is nangunguna rin po tayo. Ayan. So we are the first Philippine conglomerate to have reached 1 trillion pesos
in terms of market capitalization. So hindi pa uhuli, mahaba yung kumbaga isa malaki yung capitalization ng ating kumpanya. Hindi tayo kakabakaba o yung ating mga investors is nangangamba sila. Baka kung sakaling pre-selling project yung bibili nila is baka hindi matapos. Hindi, nasa mabuti po tayong kumpanya and matatag na kumpanya. Ayan. So pagdating naman sa pagiging market leader, ayan, patutunayan ito ng slide na to na among the Philippine conglomerates, ayan, sinasabi natin mga conglomerates is ito yung mga umbrella company, no? Kaya ang SMIC o yung SM Investments Corporation is nangunguna among its competitors which are Ayala Corporation, NJG Summit, Aboitiz, San Miguel Corporation, DMCI, Metro Pacific, LT Group, and George T. Capital, and Alliance Global. So they are the market leader with $17.8 billion in terms of market cap. Ayan. Pag samasamahin itong SM Investment Corporation, SM Prime, and BDO, it comprises yung 30% of the value of the Philippine Index, stock index. Pag samasamahin itong mga ano, itong tatlong ito na pag-aari ng SM ng SM. Ayan, pagdating sa Philippine retailers, market leader din tayo na kung saan na SM Retail has $3,165 million of the financial year 2020 total sales. Ayan, nakapagtala ng 3,165 million dollars. Ayan. Pagdating naman sa Philippine retailers din, store count, ayan, meron pong 3,336 na store count ang SM. And sinusundan sila ng Robinsons with 2,235, Pure Gold 507. Philippine Banks, ayan, gaya na nabanggit ko kanina, isang una po ang bangkong pag-aari ng SM, which is BDO. Ayan, Bangko de Oro, subok na matibay, subok na matatag. Ayan yung tagline nila nung araw. Ayan, they are being followed by Land Bank, which is a government bank, Metro Bank, BPI, and another bank na pag-aari nila is China Bank, PNB, RCBC, DBP, Union Bank, Security Bank, para kompletohin natin yung listahan among the top banks. Pagdating naman sa property developers, leader pa rin si SM Prime Holdings with 16.1 billion dollars in terms of market cap. Sinusundan lamang sila ng Ayala Land at 6.9, Robinsons at 1.3, Mega World at 1.2, Vista Land at 0.4. Ano po ito, no? Billion dollars po ito. And Double Dragon, Pilinvest 0.3 and Double Dragon at 0.2 billion dollars. Ayan. So, market leader tayo, yung company natin. Ayan, ito yung mga properties na na-develop and kumbaga is napupuntahan na natin. Ito yung mga properties dito sa MOA Complex. So, nandiyan na riyan yung 2 Ecom, 5 Ecom and 1 Ecom. Those are office buildings. Shaw Residences, it is a condominium ng SMDC last 2017. Shell Residences last 2011, and yung nasa sentro niya is yung MOA. Ayan, Mall of Asia Complex. Mall of Asia, rather. And C Residences, another project of SMDC last 2008 ito. SM Arena last 2012. SMX Convention Center last 2007. And a hotel in the form of Conrad Manila. 2016 naman ito na na-launch. Ayan. Okay, so SM Prime is hindi lamang pang-Pilipinas. Nakarating din ito sa bansang China. Ayan, makikita natin is nandun din yung si SM. Ayan. Nasa ibang mga international din. Ayan, so ito yung slide natin na parang ano, na parang ano lang eh, mega mall kung titingnan natin. Ayan. They have expanded to China. Okay, so overall, SMDC have launched 60 projects, have sold 165,000 units, and delivered 65,000 units. SMDC have committed itself to provide access to luxurious urban living through its vertical villages. Ito yung mga nagtataas ang mga projects nila, and
gated horizontal communities yung mga dine-develop na ni SMDC ng mga subdivisions. Ayan. Designed with thoughtful features and generous resort-like amenities. All perfectly integrated with the commercial retail environment, thus giving its residents access a truly cosmopolitan lifestyle. Hindi na mahihirapan yung mga ano, yung mga resident o yung mga unit owners, no? Na develop nga, no? Pero kung gusto mong ano, is inilalapit na nila yung commercial area, may tindahan na doon. Ayan, may para maging convenient doon sa mga unit owners and other tenants. Ayan, pagdating sa awards is humakot ng awards sa three-peat. 3 years ito, from 2020 until last year, 2022. So, three-peat nila nakuha yung Developer of the Year, which is nakapag-contribute yung mga different projects ni SMDC. Ayan, tatlong taon nilang hinawa.